us on a glorious day. Samot sa aring karera ang kanyang napanalunan sa mundo kung saan ang mga European racers ang nagahari. Namayagpag ang kanyang pangalan. Sa murang edad, siya ang kauna-unahang Pilipino na nagwagayway ng ating bandera sa Moto2 European Championship. Sa murang edad, isang karangalan ang kanyang mga nakuhang kampyonato. At baka sakaling makatungtong pa siya sa prestigyosong MotoGP, ang idolo ng riding community, si McKinley Kyle the Wonder Boy Paz. Dito sa Yamaha Flagship Store, nakakwentuhan ko ang batang champion. Ilang taon ka nagsimulang magmotor? 3 years old. 3 years old pa lang? Apo. Dati talaga, mahilig po talaga kami sa pocket bike po. Bale, ang mga kaibigan po kasi ng parents ko, puro mga rider din. Okay. Sila, isa na si Tito Mel. Oh, Mel Aquino. Paul Mark Doblada. Sila, John Larry Enriquez, yung mga rider po dati. Okay. Parang dati, naging hobby din po namin na laging nanonood ng karera. Numalit pa po ako. Eh, taga Rizal ka. Eh. Di lumaki ka talaga sa community na puro motore, di ba? So, hindi rin nakapagtataka na si Coach Mel ang iyong mentor. Paano nagsimula yun? Bale, mag-best friend po kasi daddy ko eh. Tsaka si Tito Mel. Tulad ng mga nag-uumpisa, hindi rin naging madali ang training ni Wonder Boy. Sabi ko, okay, dali ah. Bigyan ko muna ng lamian, ng upuan. Sinetap ko, parang obstacle course. Napansin ko dun pa lang na sabi ko, itong batang to hindi karaniwan eh. Ang mga karaniwan bata, makita mo naglalaro lang, nananakbo. Ang bilis kumuha ng instruction. Hanggang sa sinabi ko lang sa tatay, okay, kuha mo na ng riding gear tsaka ng helmet. Medyo tumutuli na yung bata. Eh wala, nung una po kasi, nage-enjoy lang. Go ka lang ng go. Pero late na po ako sumali ng karera. Bale, 6 years old na po at ako sumalang ng karera. Saan ka nagsimula? Off-road o...? Wala, road po talaga. Road talaga? Mm. And, ginagawa lang po namin training yung off-road. Ang malakas ng katawan. Okay, nung 6 years old ka, nanalo ka na ba? Noon na po, hindi. Naalala ko po nun, kada matatalo ako, lagi ko umiyak. Pero sa bawat pagkabigo, baon ni Wonder Boy ang mga aral sa kanyang mga pagkatalo. Sumunod na karera, yun, buti, nag-podium na. Kaya, nasimula po na parang nagtuloy-tuloy na po. Nung 6 years old ka, syempre, hindi mo pa nakikita na ito pa rin yung gagawin mo pagka naging 20 ka na, 21 ka na, di ba? Kumbaga, yung potential mo, eh, in-encourage ba? Hinayaan ka ng mga magulang mo na talagang gumaling? Nouna po kasi, parang ang gusto ng daddy ko, mag-focus pa din sa pag-aaral. Kumbaga parang activity lang yung karera, ganun. Pero nung dumating na po kami sa point na regular na yung karera ko sa international, medyo nahihirapan na din po ako sa school kasi matagal po yung kada absent ko eh. Kaya po noong 2019, nung nag-decide na po yung Yamaha na magpo-full season po ako sa ARRC, doon na po ako nag-decide na titigil na po muna ako. Mahirap din po kasing pagsabay yun. Pagka ganun level na po, parang lumalabas po, parang full-time athlete na yung kailangan mangyari. Kyle, ano yung masasabi mo na pinaka-memorable mo na panahon? Bale, tatlo. Yung unang-unang sali ko po sa international, ginawa po sa Japan. Anong taon ito? Naalala mo? 2012. 12 years old lang po ako nun. Race 1, race 2 po, champion po ako. Ganyan. Yung po yung unang-unang international ko. Sumunod po, nakuha ko naman din po yung overall champion sa UB150 sa ARRC. Pinatotoo po. Ito na. Yung pinatotoo po. Nakaano na sa balat mo, ha? Mm. Sa tagal po, parang ako po yung unang Pilipino na makakuha po ng overall champion sa ARRC. Yung pangatlo po na memorable, ayun na po. Yung nag-moto2 po ako sa CEB, European Championship. Makes the Yamaha Technay 1-3. Kaya lagi nilang sinasabi, nakikita ng marami sa'yo na ikaw yung makakapag-MotoGP. Anong reaction mo pag sinasabi nila yun sa'yo? Siguro po para sa akin, late na.
Kasi dapat po, nung nagpunta po ako sa Europe, nakita ko po kung paano yung style nila. As in 16 years old pa lang, grabe. Kaya kumbaga, bata pa lang, talagang yung level, mataas na po. Sa ARC ko po, 18, mga ganun lang po ang edad ko nung panahon na yun. So kung meron kang hihilingin sana, eh sana mas maaga pa yung training. Sa ibang bansa, sa Europe, ganun sila eh, no? Akala ko, ako na yung unang Pinoy na makakarating sa MotoGP. Sabi ko, medyo late na din. Iba na po kasi yung level ngayon eh. Kahit naman din po ako, kahit hindi na po sa MotoGP, kahit sa World Championship ng Moto3 or Moto2, makasali. Kahit wildcard ganun. Mga inspirasyon na rider, sa Pinoy muna, sinong idol mo? Una-una, siyempre si Kuya Michael Bunso. Si Tito Mel, si Paul Mark Doblada, sila kaya dyan po. Itong mga nabanggit mo, parang pamilya mo na rin ito, ano? Apo. Diba? Sa international racing scene, sino ang may idol ka ba? Siyempre, si Valentino Rossi po. Kaya po, ganun po ang kulay nung yung colorway po ng helmet and yellow-green po. Sino pa, maliwan kay Vale? Siguro si Marquez. Na-meet mo na ba itong mga heroes mo na to? Oh. Doon po ako napunta ang team nung nagmoto kay sa BR46 po, kay Valentino Rossi. Sino masasabi mong inspirasyon mo kung bakit mo pinagpupursigihan itong ginagawa mo? Ang mga magulang mo ba magaling mag-encourage yan sa'yo? Siguro pinaka-inspirasyon ko talaga yung mga taong laging sumusuporta sa akin sa kada karera ko. Kasi yung magulang ko, given. Pero iba yung energy na binibigay ng mga taong sumusuporte. Pagka nakikita ko yung mga post nila, yung mga comment nila, talagang parang nakaka-boost ng energy na mas lalo ko pang gagalingan ganun. It takes a village to raise a child. Tila ito nga ang istorya ng landas ng The Wonder Boy. Mula 3 years old siya, sariling gastos ng pamilya ni Kyle, ang gasolina, mga motor, pang-practice, piyesa, hotel, crew na kanyang kasama, at syempre ang pawis na ibinuhos ng mga kaibigan at itinuturing niyang coaches hanggang siya'y maging bahagi ng Yamaha Racing Team Philippines. Siyempre, unang-una yung pagka pinapadala po kami sa ibang bansa, ganun. Pagka pinagko-compete, sagot po kasi nila lahat yun. Siyempre, yung mga training din namin, sagot din po nila. Pag kami mga practice po kami, sagot po ng Yamaha lahat yun, yung travel, papunta sa racetrack, yung kakainan, yung tutulugan, sagot po nila lahat yun. Tapos, yun po, pagka may maganda po kami pwesto, nakakapag-request naman po kami ng motor na pang-daily, tsaka pang-practice syempre. Yun po, pinoprovide nila sa amin. Lahat naman tayo gusto nating makarating ng MotoGP. Yun lang. Yun naman talaga yung dream namin. At yun din yung gusto niya. Yun na kasi yung pinaka-highest level ng karera sa motor eh. Akmang-akma kay Kyle ang naging bansag na The Wonder Boy bilang pinakamagaling na rider sa Pilipinas ngayon. At alam nyo ba ang kanyang sikreto? Disiplina sa pagmamaneho at sarili. Ako po kasi nagra-ride-ride din po ako sa Marilake. May papayo ko lang po pagka hindi po talaga pag di po natin kaya, wag po natin subukan o gawin. Kasi yung iba, parang kung kaya nila, kaya ko din. Basta lang po bibira eh. Nasa ano po tayo, nasa public road po tayo eh. Okay lang kung sisemplang ka sana na ikaw lang.
Pag umakit po ako sa Marilaki minsan, nagiging alisto po. Kailangan po talaga natin mag-ingat yung makadamay. Maging masipag lang sila. Laging mag-training. Mag-training sa motor. Disiplina sa sarili. Yun po yung pinaka number one priority. Pag gusto nyong maging magaling na rider. Pinakabentahe, yung puso nila na hindi talaga umaayaw kahit na medyo mahirap. Ano, suportahan yung ano, yung racing industry. Yung sana makilala, at syempre dapat magkaisa ni para lahat nakakalaro.